Napag-usapan natin ang forces ng Parmenas, kung saan eh meron silang around 40,000 na mga soldiers, pero hindi pa rin ito sapat para ma-defend ang kanilang sariling country. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, eh pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Kaya binigyan sila ng specific instruction nitong si Rimuru na tumakas na lang kapag may malakas na kalaban na nang-invade dito. Sabi ni Yom, eh kapag huge army of angels daw ang umatake sa kanila, eh wala daw silang magagawa on the ground. Then nag-reply naman itong si Rimuru dito na narinig niya nga daw yun kay Romel at narinig niya din daw na meron din silang mga aircraft. Pero ang problema naman, eh hindi ganun karami ang kanilang mga magicians kaya hindi rin nila ito magagamit. So mas okay na daw na mag-focus na lang sa pagde-defend ng city gamit ang Legion Magic. Sabi naman nitong si Grucius, eh ganito nga rin daw ang inisuggest nitong si Raisen. Ang tatapatan na lang daw nila eh yung mga angels na lang na bababa mismo sa may lupa. Nung narinig ito nitong si Rimuru, eh medyo na-relieved siya dahil nakita niya na talagang nagpe-prepare itong mga nandito at kahit papaano, eh meron silang pinagplanuhan. Sabi ni Rimuru, eh mabuti naman daw at hindi reckless ang kanilang plano. Kaya nag-reply itong si Grucius dito na hindi daw siya kasing reckless nitong si Lord Fobio. Aware daw siya sa sariling strength niya. Alam niya ang kanyang capability at ang kanyang sariling limit. Kaya hindi daw siya magiging reckless. Pero compared before, eh mas malakas na daw siya ngayon dahil initrain daw siya nitong si Raisen-san. At hindi lang yon, nakareceive din daw siya ng sudden increase in strength. Kaya siya daw ang magiging shield ng mga naandito to the extent na hindi niya ikakahiya ang pagiging isang leader. Nakita dito nitong si Rimuru na nagpo-possess itong si Grucius ng quality ng isang magaling na commander. Meron siyang calm judgment and calculative na mindset. Kaya napanatag dito itong si Rimuru. Pero ang napansin niya talaga dito ay yung sudden increase of strength na sinabi nitong si Grucius. At naalala niya dito ang naging evolution nitong si Carrion. Ang amount of magicals daw ngayon nitong si Grucius ay comparable na sa mga previous biscuiters. Kaya ang evaluation dito nitong si Rimuru ngayon ay nasa level na ito ng mga special A rank. Pero magicals alone lang yon. Kapag iniconsider pa daw natin ang kanyang skill level, ay talagang napakalakas na daw nito na asset. Malaking tulong daw ito sa may Kingdom of Hymenas. Then binanggit dito nitong si Rimuru ang awakening naman nitong si Carrion na kaya nga ito nakareceive ng strength increase eh dahil awakened Demon Lord na rin ang kanyang master. And surprisingly, eh hindi pala aware itong si Grucius dito. Kaya sabi ni Rimuru, eh wag daw sayangin itong si Grucius itong panibagong powers na naibigay sa kanya. Pero na-realize dito nitong si Rimuru na para niya nang nalalekturan itong si Grucius dito. Kaya sabi niya, eh hindi niya daw pala dapat gawin yon kasi hindi niya naman under ito. Pero sabi ni Grucius sa kanya, eh wala daw dong problema. Actually, eh natutuwa pa nga daw siya. Dahil ngayon, eh pinapayuhan siya nito. Itong si Lord Rimuru daw kasi eh isang Demon Lord na nare-recognize nitong si Lord Carrion. Kaya grateful daw siya sa advice nito sa kanya. Then nagtanong itong si Rimuru. Naalala niya kasi na binanggit nitong si Grucius na initrain nga siya nitong si Raisen. At ang pagkakatanda nitong si Rimuru kay Raisen eh ramen. Ramen noodles. Kasi ramen ang itinawag nitong si Shion dito. Pero mukhang wizard daw pala ito, sabi ni Rimuru. Medyo naguguluhan lang siya dito na paano daw naging match itong si Raisen kay Grucius. Mahina kasi ang tingin nitong si Rimuru kay Raisen dahil sobrang dali nito na tinalo ni Diablo. Pero sabi ni Grucius, eh malakas daw itong si Mr. Raisen. Ito daw ay jack of all trades at ang knowledge daw nito when it comes to magic ay karival ng knowledge nitong si Muran. Ipinaliwanag din nitong si Grucius dito na kinuha daw nitong si Mr. Raisen ang katawan ng isang otherworlder. Katawan daw ito ni Shogo. Sa process daw na yon ay nakuha din nitong si Mr. Raisen ang powers nitong katawan na to. So si Mr. Raisen daw ay isang first rate na fencer wizard. Ibig sabihin, eh magaling siya sa magic at magaling din siya sa may physical combat kaya qualified siya na mag-train ng mga soldiers. Hindi daw nakakapagtaka na malakas nga ito kasi itong si Raisen daw ay kilalang kilala sa may western nations. Maging ang three biscuiters daw nitong si Lord Carrion eh cautious din dito. As a matter of fact, eh pinaglaruan nga daw nitong si Mr. Raisen ang isang saint na si Sare. In terms of strength, eh mas malakas nga itong si Sare sa kanya. Pero kahit na ganon, eh hindi pa rin daw ito manalo kay Mr. Raisen sa isang arm wrestling at lalo na daw sa isang actual battle. Talagang napakalayo daw ng
difference nitong dalawang to. Pero biglang napayuko dito itong si Grucius nung naalala niya itong si Gadra. Then tinapik siya nitong si Yom sa kanyang balikat kasi sabi ni Yom okay lang daw yon. Dahil meron daw talagang dadating na mas malakas pa kaysa sa tingin mo na napakalakas na. Nung una, hindi naintindihan nitong si Rimuru kung ano ba ang nangyayari dito. Kaya ipinaliwanag nitong si Yom sa kanya at ipinatuloy naman nitong si Grucius ang paliwanag na ito na si Mr. Raisin daw na pinupuri niya kanina pa pinaglaruan naman na parang isang bata lang nitong si Gadra Dono. Hindi daw siya makapaniwala nung nakita niya nga ito. Nung narinig ito nitong si Rimuru hindi naman siya nagulat dito. Kasi sabi daw ni Diablo small fry lang naman daw itong si Raisin. Ang exact words pa nga daw nitong si Diablo dito a small thing that doesn't matter. At maraming mga ganitong level ng subordinates itong si Rimuru. Kaya nating special na itong si Raisin sa kanya. Aware si Rimuru na malakas nga si Gadra pero in comparison daw sa mga subordinates niya napaka mid-tier lang daw nitong position ito sa may Tempest. Mukhang nag-evolve daw ito after maging subordinate nitong si Diablo. Pero still, wala pa rin daw ito sa level ng kanyang mga high-ranking individuals. Kaya napatanong itong si Rimuru kung nasaan daw ba itong sila Gadra at sumagot itong si Yom sa kanya na after daw ng meeting nila bumalik na uli sa may training grounds itong sila Gadra Dono. Kasama daw nito itong si Mr. Raisin dito. Itong dalawa daw palaging naglalaban. Parte ito ng kanilang regular training. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.